Banyo. Isa sa pinakamaliit na space sa isang bahay, pero isa ito sa pinakakomplikado. That is why, today ngayong araw, my dudes, tutuklasin natin ang hiwaga ng mga banyo. So, ang pinaka-common na layout ng toilet and bathrooms, my dudes, ay yung hilera layout. Sa layout na ito, magkakatabi ang ating bathroom fixtures. So, lavatory muna, then toilet, and finally, ang ating shower. Always, mauuna ang lababo bago toilet. Bakit? Space-wise, mas okay na pagpasok natin ng TNB ay maluwang agad yung bubungad sa atin and then pasikip siya. Kumpara sa pag yung toilet yung inuna mo, parang masikip agad. So, medyo may nakaharang yung feeling. Also, just in case na nanganak ka ng batang gawa sa pagkain at may pumasok sa CR ay hindi ikaw yung unang makikita. May 0.5 seconds ka pa para mag-react at takpan ng iyong fez. Or, you know, bulagin mo siya gamit ng shampoo. Jokes aside, yung rason kung bakit isa ito sa pinakatalamak na layouts out there ay dahil may efficient ito na plumbing. So, pag tinignan natin lahat ng ating fixtures ay nasa iisang side lang siya. Meaning, lahat ng water at sanitary pipes natin is just on one side. So, this is much easier to lay out at dahil mas shorter yung runs ng ating mga pipes, mas matipid din yung ganito. Now, para naman sa sukat ng ating bathroom width-wise, ang minimum na ginagawa ko personally ay 1.2 meters. This way, pasok yung mga pre-made shower enclosures na mabibili natin. And at the same time, pag nakaupo tayo sa toilet, ay hindi bumabangga yung tuhod natin sa pader. Para naman sa length ng ating banyo, ang ginagawa kong basis ay yung ating mga fixtures. So for the shower enclosure, yung minimum na ginagawa kong space dito ay 90 centimeters from the finished wall to the inner face ng ating shower enclosure. Then, from the outer face ng ating shower enclosure, sukat tayo ng 80 centimeters at yan yung allotted space natin para sa ating toilet. Magmula dun sa ating toilet space allotment, susukat tayo ng 70 centimeters at yan na yung ating allotted space para sa ating lababo. So kung itutotal natin yung ating sukat, assuming na 5 centimeters yung thickness ng ating shower enclosure, we would have 2.45 meters long na bathroom by 1.2 meters wide. Now, pag magbe-base tayo sa National Building Code, ang minimum dimension for toilets and baths ay 0.9 meters with an area of 1.2 square meters. So dahil sobrang ating dimensions in comparison to the building code standard, that means all good yung sukat ng ating toilet and bathroom. Anyway, let us move on sa pangalawang pinaka-common na layout, ang magkaharap na layout. Kung saan ang pintuan natin ay nasa gitna. On one side, nandiyan ang ating lavatory at water closet. Tapos sa harap naman nitong mga ito ay ang ating shower. So yung ganitong layout, my dudes, ginagamit ko siya pag no choice na ako sa lokasyon ng ating pintuan. And one advantage ng ating magkaharap layout ay pwede natin gawan ng sariling enclosure ang ating toilet. As for the dimensions naman nito, ilalagay ko na lang dito sa screen yung ating minimum suggested dimensions. Bam! So disclaimer lang, my dudes, personal preferences ko lang yung mga dimensions na binabanggit ko. And all other info dito sa video na ito ay based on my personal experiences. Anywho, ever since the advent of social media, isang staple ng sad boy or sad girl posts ay ang CR selfie. This practice catapulted toilet and bathrooms to the status symbol levels of importance pagdating sa areas ng bahay na pinapakita natin sa buong mundo. At ang unang makita ng tao sa ating mga mirror selfies ay ang tiles. And at the time of recording, ang mga usong tile color palettes ngayon para sa TNBs ay neutral and earthy colors as well as minimalist. So for the floor tiles, we can never go wrong with light gray na tiles. Mas okay kung may natural rock-like pattern siya. Aside from that, pwede din tayo gumamit ng mga cream na floor tiles. Although medyo mas mahirap i-maintain yung mga ganito lalo na yung mga plain colored lang, lalo na kung wala silang mga speckles or patterns. Anyway, yung advantage pag light colored tiles yung nilagay natin sa sahig is it will make our TNB space look much bigger. Para naman sa ating walls, we could go for one color, either white lang siya or light cream tiles. Or pwede rin meron tayong isang accent wall, kadalasan nilalagay dito mga wood pattern tiles. So for color combinations, my dudes, huwag kayong matatakot mag-Pinterest. You can always visit that site and check some inspirations over there. English. Anyway, let's talk about the fixtures. So ang trending ngayon pagdating sa kahit anong bagay ay smart stuff. Smartphones, smartwatch, smart TV, rice cooker, lahat na lang. Ikaw na lang yung hindi smart. Paloko ka ng paloko sa mga pogi or magaganda.
Fool me once. Pangit ako. So sorry, my dudes. So pagdating naman sa TNBs, may intelligent toilets tayo, which are good investments para ma-future-proof ang ating TNBs at maitulak natin ang ating CR papuntang 21st siglo. 21st century for those who are not as adept in the national language as I am. As I was saying, my dudes, balak ko actually magkabit ng intelligent toilet sa ginagawa naming bahay. Because isa sa advantages nito ay self-cleaning siya and low maintenance sila, which means makakatipid tayo in the long run. Speaking of long runs, bumiyahe kami sa Manila upang maghanap ng mga intelligent toilets and may nakita akong store that blew my mind. So para sa binibuild natin na bahay, my dudes, I wanted something more personal and unique. Yung tipong pag in-invite ko yung friends ko sa CR, ay, may impress sila. Yan yung rason kung bakit tayo nandito sa Sanitech showroom. Kasi sila ang bath and kitchen specialists. Most of their stuff here are unique, my dudes. Yung tipong sa Pinterest or Instagram nyo lang may kita. Tulad dito sa kanilang iToilet Hub. Here they have intelligent toilets. So intelligent na pag di natin dinikit sa sahigyang mga yan, ay baka makapagtapos pa yan ng elementary. Did you know intelligent toilets have lots of features like auto-flush, massage, remote control, and so much more? Meron ba? Ayan. O pala, sana tayo? Oh yeah, intelligent toilet. So tignan na natin kung anong meron ang Sanitech, my dudes. Here they have the air by color. From the outside, may kita natin very, very premium yung itsura nito. Ang kakaiba dito sa air ay may water filtration na siya. So it filters the impurities and heavy metals. So malinis na ang tubig, wala pang bara ang inyong bidet. Also, may one-click sanitation button din ito, which activates both the electrolyzed water at yung UV light function para linisin itong ating toilet bowl at ang kanyang wand. Kaya hindi lang basta protektado tayo sa germs, but also especially useful for people with sensitive skin. Now, pag tinignan naman natin dito, we have the Koto Verso intelligent toilet with premium quality made in Thailand. Now, this one has a simple remote control para hindi tayo malito sa mga functions na gusto natin gamitin. Like, alin nga ba dyan yung flush? Cause you know, baka may biglang pumasok sa ating toilet. I panic, I press, it flushes. This one also has hot and cold alternating spray massage para di mafatig yung ating muscles. That is very cool and also warm. Also, in case na nalobat yung ating remote control, ay meron siyang side control panel on the side. Siyempre, nasa side kasi side control panel nga. So, pwede natin ito gamitin with the embossed dots that can be read with our fingertips. Moving on, we also have a more budget-friendly intelligent toilet brand dito sa Sanitech. So ito si Ecotech. Meron siyang foot sensor to open the cover and to flush the toilet. Wow! Banda rito, we have the Accent 1C Plus intelligent toilet. So alam nyo ba, my dudes, na maliban sa kanyang remote, ay meron pa itong mobile app. So imagine nyo na lang, nababangon ka pa lang, nire-ready na yung trono nyo. So maliban dito, this also flushes kahit brownout para, you know, you can avoid the debu life. You know, the debuhos. Anyway, all of these toilets look super sleek. Tankless na rin sila para malinis and minimalist tignan ang inyong toilet and bathrooms. And luluwag din itsura ng inyong TNBs. Ano, my dudes? Ready to be more intelligent? Easy to set up lang. All you need to prepare is your water line plus ang abang. No abang? No problem! Dahil dito sa Sanitech, may available din tayo na bidet seats. Kaya my dudes, kung naghahanap kayo ng kakaiba and specialized na bathroom and kitchen fixtures, you know where to find them. Dito na tayo sa kaka-20th anniversary lang. Sanitech! Social! Social talaga and unique yung fixtures dito, my dudes. Speaking of which, isa sa pinaka-importanting fixture sa toilet and baths na malaki ang impact visually sa itsura ng ating CR ay ang shower enclosure. Imagine mo, ah, ganda-ganda ng tiles mo. Ooh, high-end yung toilet. Ah, lababo mo. Very nice. Tapos biglang, shower curtain.
So para maiwasan yung ganitong big oof moment ay makiuso na rin tayo. So ang uso na shower enclosure ngayon ay yung single glass panel lang tapos walang pintuan, which personally, na-try ko na ito and I don't advise this para sa mga hindi maingat maligo. So kung tulad nyo ako na messy ligoer, I suggest getting itong mga shower enclosures with sliding doors. Medyo may kamahalan lang siya, around 15 to 20,000 pesos at the time of recording this video. But in my opinion, sulit na itong investment, my dudes. So moving on from there, let's talk about yung mga lababo, which ang pinaka-conventional na lababo ngayon ay yung tinatawag nating pedestal or yung gandang itsura. So this is very cost effective, my dudes, pero medyo outdated na siya. A better option ay yung tinatawag nating vanity unit, kung saan yung lababo natin ay naka-built-in na or nakapatong sa isang wall-mounted na cabinet. Ang advantage ng ganito over the pedestal sink ay may extra storage space tayo sa ilalim niya. Mas nakatago yung ating mga pipes and personally, I think mas maganda ito tignan. Maintenance-wise, mas madali rin maglinis ng floors sa TNB kapag ganito yung ating lavatory kasi clear yung ilalim niya. Although maganda itong taguan ng mga spiders, pero would you rather the spider is outside, kitang-kita mo, or nakatago siya somewhere? Think about that. Now, isa sa emerging trends ngayon ay ang round na mga mirrors or round-edged mirrors. And I kinda like this trend since binibreak niya yung monotonous straight lines and sharp edges ng ating mga TNB. Ika nga ng kabataan, it looks aesthetic AF. Shee! Naramdaman ko yung init nung galit ng aking mga ancestors magkatapos ko gawin yun. Anyway, speaking of init, let's talk about heaters. So may two commonly used heater system types dito sa Pilipinas. Well, there's three. Pag sinali natin yung sinasawsaw nyo sa balde ng tubig, tapos makukuryente ka pag sinawsaw mo yung kamay mo nang nakasaksak pa ito. And because of that, yung dalawang safe options na lang muna yung pag-uusapan natin, my dudes. So una, meron tayong point of use water heaters or specifically, ang multi-point and single-point water heaters natin. So personally, mas ginagamit namin ang multi-point heaters versus yung mga single-point since mas efficient yung multi-point and kaya niya mag-supply ng multiple outlets like yung shower, yung lababo, and then yung bidet, as compared to our single na either shower lang or lababo lang yung painitin niya. Now, pag ganitong system yung gamit nyo, my dudes, make sure na yung abang nyo para sa saksakan niya ay yung GFCI or ground fault circuit interrupter para safe. Also, consult your professional electricians or master electricians kung anong wires and wire sizes and circuit breaker amperages yung ilalagay nyo. Huwag kayong mag-iimbento dyan kung ayaw nyong biglang maging kontrabida sa next Spider-Man movie. Anyway, let's move on to second type of heater systems natin, which is more common sa US. This is the tank water heater system. So yung kagandahan ng ganito ay may immediate source of hot water na kayo at any given time. And mas madali itago yung mga gantong system since hindi kailangan na malapit yung tangke natin sa mga outlets niya. Also, one tank can supply the whole house depende kung gaano kalaki yung tank nyo. Ang one downside nga lang ng ganito is mas mahal yung operating costs niya since constantly mine-maintain niya yung init ng tubig dun sa loob ng tangke. So kahit di mo siya ginagamit, pinapainit pa rin niya yung tubig dyan. And personally, we just use point-of-use water heaters. You just have to wait a few seconds para uminit yung mga tubig.